nangyari yun. Oo, oh, ma'am. Pinatay ko talaga, ma'am. Dadalawa lang kami, pero talagang inamin ko pinatay ko. Walang kagatol-gatol na inamin ng 58 anyos na si Gil De La Torre Rodriguez ang pagpatay sa kanyang kasamahang construction worker na si Joseph Calamba madaling araw noong September 4. Si Calamba ang natagpo ang bangkay na nakalibing sa bangin sa tabi mismo ng kanilang barracks sa Bacaking Central, Baguio City umaga noong September 11. Kwento ng suspect, lagi raw siyang kinukutya ng mga katrabaho kabilang ang biktima. Sabi nila sa akin, takbang ko na yung mata ko para makakita daw ako. Ito, kalukuha naman ninyo. Paano ko mahalap yung hinahalap ko kung tatakbang ko kako? Sira na nga yung mata ko, gaganin pa ako. Hindi ko na sakit, ma'am. Gaano po kadalas, sir, na ganito? Halos tuwing umaga, pagpasok ko sa trabaho, ganun pa rin. Sa hapon, pag-uwihan, kakantunan naman ako. Binigyang patunay naman ito ng ilan nilang katrabaho na nagsilbiring witness na ang dalawa ang huling magkasama. Yun yung asar-asaran lang. Tapos yun pag may mapik ko. Ano yung mga pag-aasar na nangyayari minsan? Yung sasabihin na ganito, may sira na yung sabi naman. Tapos, hindi naman kasi ano kasi yung mga isip ng tao, kaya minsan eh yung iba, siya, pinipersonal. Yung iba naman kasi, yung joke lang, parang prank yung siya kasi pinipersonal niya yung dinibdib niya siguro yung mama kasi may sa mata. Kwento ng magkakatrabaho, nag-inuman sila sa kanilang barracks, pagkatapos ay lumabas ang suspect at biktima para ipagpatuloy sa labas ang pag-iinom. Sa kanilang pag-uwi, dito raw muling kinutya ng biktima ang suspect kaya't nagkaroon sila ng bangayan. Kaya sabi ko, huwag na lang. Kung ganyan lagi ang gagawin sa akin, magtamaan ka sa akin ka kung ganyan. Anyway, sinuntok pa niya ako. Kaya sabi ko, kahit sinuntok niya ako, at least naiwasan ko. Nung naiwasan ko, doon ko na siya sinuntok. Pinalog pa na tubo ka. Kasi sobrang ng galit ko, mama. Hindi ko na makayanan. Talaga ako, sabi ko, pasensya na. Kaya tinuruan ko na lang, ma'am, na pinatay. Hindi sapat na dahilan yan. Kaya dapat mananagot siya sa hustisya. Sagutin niya lahat yan. At saka ipakulong ko siya habang buhay yan. Iginiit naman niyang hindi niya inilibing ang biktima. Sabi nila, nahukay daw. Hindi ko, ma'am, hinukay. Basta hinulog ko lang. Humihingi naman siya ng pasensya sa kanyang asawa at tatlong anak at pati na rin sa pamilya ng biktima sa kanyang nagawa. Pero ayon sa kanya, ito lamang ang naisip niyang paraan para matigil na ang bigat na kanyang nararanasan dahil sa pangungutya ng iba. Ngayong araw, formal nang isinampa sa piskalya ang kasong homicide laban sa naturang suspect. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.